So what is up? Welcome back mga mausay. So nandito tayo sa Relics Fish and Fun. So nagfishing na tayo, no? Nakauli na tayong tilapia at mga ayungin. Eh, alam niyo naman, bored ako mga mausay sa bait and wait hanggat naaari gusto ko lure, no? So may naisip akong paraan para kapag lure tayo dito, mag-a-adjing tayo, no? Papakita ko sa inyo kung anong gamit. Teka lang, bago pala yan, kuha muna ako ng strap. Okay. Yan. 0.5 grams. So nakahuli na tayo dyan, ha? Kailan na tayo? 4. And so far, sa bibig yan lahat nahuhuli mga mausay, no? Hindi yan sa, hindi foul hook yan. And ngayon naisip ko na, na ito na lang yung content natin. Kasi, oh may tilapia, malalaki mga mausay. Kaya lang, hindi ako mahilig talaga mag bait and wait, eh. Kasi masa yung gamit mga mausay. Naiirita ako pagkapain ako ng pain, eh. No? Gusto ko bulate. Pero ito na lang, lure gaming tayo. So tara, samahan niyo ako. So yun mga mausay, no? Yun yung tip ko pala dun. Kung mag-a-adjing ka, kailangan, oops, yung jig head mo is quality. Para if in case kagatang ka ng malaki, meron kang laban, no? So para lang to mga mausay sa ano, no? Mga malakas yung pakiramdam, no? So kailangan maramdaman mo kung lunok na ba niya o hindi pa. Finesse fishing, kumbaga. Huli ka. Kahit maliit talaga na huli. Ewan mo ko sa'yo. Na salvage? Hindi, kabit. So ayungin mga nadadali, no? Mga ganyan, ayungin. Para dun sa mga hindi nakakaalam, yung ayungin talaga yung lumalaki. So bakit ako nag-setup ng gantong setup mga mausay, no? Kasi nakita ko, na-inspire ako dun sa mga Hapon na ang tina-target nila mga ganyan, mga maliliit na isda, no? Biya, mga ganun. Saan nila ako na-inspire dyan? Actually, rockfish yung mga tinatarget pa nitong mga gantong ano, no? Rockfish yung mga lapu-lapong bato na maliliit. Eh, wala tayo sa dagat, pero pwede na din to dito. Yun yung nagustuhan ko dito sa finesse setup na to, mga mausay. Kasi, yung sensitivity niyang rod is sobra-sobra na para sa adjing. Tapos, maganda pa siya as a UL. Puro sa bibig yung tama nun, bro, mga nauli ko. Subo-subo, may picture ako eh. Dahil kakaiba eh. Ando pala yung cellphone ko sa, ando pala yung cellphone ko sa mesa. Akala nga niya foul hook eh. Akala niya foul hook. Parang mini apahap, no? Ba't kaya yung tilapia ayaw to kagatin? Yung mga maliliit naman na ano, tinitira to. Ayaw ko magatin yung tilapia. Pero yung ayungin, kinakain siya. Ayan o, huli na naman o. Woohoo! Woohoo! Lumalaban pa eh. Ah, so bibigyan huli mga mausay. Oh. Ah, di ba? Hindi yan foul hook. Mini apahap nga yan. Mini apahap. Ha? So ano lang tayo, no? Adjing gaming. Mga ayungin lang. Meron na tayong ano. Siguro mga may kalahating kilo na yung ayungin natin mga mausay, no? Dahil kanina pa ako nakakadali ng ayungin eh. Japan inspired, no? So yung gamit ko na lure, ilagay ko yung link dun sa description natin mga mausay, no? Para mayroon may idea kayo kung saan kayo makabili. Galing lang yung Shopee. Medyo matagal lang dumating kasi Indonesia yung seller. Pero maganda yung quality ng jig head, maganda yung quality ng soft plastic, sobrang lambot. So maganda. Sobrang daming ayungin dito mga mausay, no? Pag na-board ako dito, saan ako magtitilapia?
So, minsan makauli ka din ng biya, no? Nakauli na tayo ng isang biya kanina, mga mahusay. Oh, huli agad, oh. Tama, pagbagsak pa lang, huli na, oh. Grabe ang huli. Ha? So, ang liliit pero hindi Paul Hook, oh. Sa bibig huli, oh. Oh, ha? Natuwa ako dito sa mga ginagawa ko eh. Dito muna yan. Parang ako lalaro eh. Alam mo yung laro na ano? Yung pinipishing yung mga larong isda. Kayang-kaya. Parang nihuli ba ako? Ano na? May kontra pero sobrang smooth niya na. Nasa? Parang umi-slide lang. Ganun nga. Yung oscillation kasi niya yun, yun ang papasmooth eh. Muntik na, sayang. Strike mga mausay, no? Pag nainip ako, maya-maya magtitilapia din ako. Pero habang nag-enjoy pa ako dito sa ginagawa ko na to, G lang muna ako, no? Pag sa maliit na pala na pa. Uy, uli? Ano, wala? Nakatakas. Hindi ko makakagat yung tilapia. Ayaw eh. Baka ibang kulay gusto eh. Minsan kasi ganun eh. Puro ayungin lang eh, oh. Kailangan pag yung ayungin kumagat, bibigyan mo ng konti eh. Parang bus. Diba yung bus? Pagka nakauli ka kasi ng bus, bibigyan mo yun ng konti eh. Tapos saka mo i-hook set ng mahina sa ayungin. Kasi pero sa bus, kailangan malakas. Uli. Woo. Yan oh. Lumalaki na. Oh ha. Kung may jaguar dito, ubos yung jaguar dito sa lure na to. No, Dennis, ha? Ha? Kung may jaguar dito, ubos yung jaguar dito sa lure na to. Oo. Invasive din yun eh. Bilis dumami yun eh. Sayang. Huli. Ha? Alam mo yung mga mahusay ha, libre kasi ito ayungin dito. Ayan, yun yung resa pang rason kung ba't tinitira ko itong mga ayungin na ito, no? Libre yung ayungin, ha? Free game yan. Sa palengke, magkano yung ayungin mga mahusay? Ang isang kilo niyan, 300 plus. Oo. No? Ganyang alalaki lang, 300 plus per kilo. So, pag naka isang kilo ako niyan, bebenta ko na yan doon sa palengke. Alok ko yan doon sa talipapa sa amin, no? Eh, wala naman akong ano dyan, oh. Isang lure, one lure. One lure to rule them all. Nahahase lang kasi ako mga mausay magpain ng ano, masa. Eh, yun ang totoo, mga mausay. Ito, lure lang, ayungin, no? Oh, sobrang gang lang na ano, oh. Yung mga super light drag lang, drag setting lang tayo, ano. Siguro kada tatlong cast, isa. Tatlo, apat na cast, isa. Ganun ka, ano, ano, productive yung ayungin. Pang-apat na cast na natin to, nawala ah. Hmm.
Huli. Ano ka? Okay, huli. Okay. Oh, lumalaba, bumabayok pa. Oh. Natawa ako eh. Nahayungin? Naka-20 na nga yata ako eh. Ako, try ko nga. Try ko naman mag-bait and wait. Dahil nagsawa na ako dito sa ayungin. Ito mamay, lagyan ko ito na ano. Ito, tara. Thank you bro. Thank you bro, thank you. Okay, so mga mausay, switch tayo sa bait and wait ano. Ito pa rin gagamitin natin, jig head pa rin tayo. So tingnan natin kung may mauli tayong tilaps. Okay ha. Ayan, naka-video, naka-video. Ayan, legit na nakahuli si kuya. Yun oh. Grabe. Uy! Sige, hindi yung nakawala. Yun oh. Sige, retrieve mo. Yes! Yun. Finally! Mga mausay, oh. Auli si Dennis Tilapski. Ang lalaki ng mga tilapia dito, mga mausay, no? Sarap manghuli dito. Oo. Eh lang, tilapia lang, tsaka ayungin, no? Plapla. Oo. Ang iba plapla. Iba plapla. Nipis lang, bro. Nipis lang ang pagkaano niya. Tama. Balutin mo lang ng hook na mali. Balutin mo. Okay, so try natin magtilapia naman, no? Maliit lang. Again. Wala man lang laban. Ha? Alin? Oh. Mas malaki yan, di hamak kaysa dito. So, dire-diretso kagata ng tilapia, ano mga musay? Kaya ako nag-ayungin eh. Nag-lure. Kasi, overboard ako eh. Pero naisip ko, manghuli ako ng plapla, no, para magkaroon ako ng laban. Gara pumalag ng tilapia, yung ganun-ganun lang. Hindi man lang tumatakbo. Ay, buti na lang natanggal niya yung sar. Hindi, okay lang. Buti nga natanggal niya yung sarili niya. Ay, na. Kasala ko natanggal yun. Okay, so mga mausay, tinapos ko dyan yung video natin. Kasi medyo boring na yan eh. Kasi puro tilapia lang talaga nahuhuli dyan. Tsaka yun, ayungin nga. Pero pwede din kayong mag, ano, tauman. Pero kasi, nung nandyan ako, masyadong malakas yung hangin. Yung tsura ng tubig dun sa may area or spot na may tauman, parang umaagos, umaalon, no? So, kahit mag-top water ako dun, hindi masyado mapapansin kasi nga umaalon yung tubig. So, sobrang lakas ng hangin. Kaya hindi din ako nakapagtoman. Kaya tsinagatsaga ako lang yung ayungin, no? At least kapag lure fishing. So, yun nga. Since sinapos yung video natin, meron tayong motivational advice ng araw na to. No? Actually, hindi siya motivational advice. More on life advice. Sabihin natin ganun, life advice. Bakit? Kasi ito yun eh. Sabi dito, choose the words you say to yourself wisely. They are creating your reality. Okay? So, choose the words that you say to yourself wisely because they are creating your reality. Ano ba ibig sabihin yan, mga mahusay? No? Ibig sabihin yan, kung ano yung sinasabi mo, yun yung magmamanifest sa paligid mo. Okay? Kung lagi kang, ang bukang bibig mo lagi, mahirap ang buhay, mahirap ang ganto, edi eventually, yun talaga yung mangyayari sa'yo, no? Mahirapan ka. Makaramdam ka, makaranas ka ng kahirapan. Ganto yan eh. Pansin ninyo ah. Bakit kung sino yung may pera?
sila yung they rarely talk about poverty. Oh. Hindi masyado sila nagsasalita or nagko-comment, nagkikwento tungkol sa kahirapan. Kasi diba, kung papansin nyo yung mabuti, mga mausay, ha? Imbis na magsalita sila regarding pagkwentuhan nila, yung kahirapan, or ang laging, ang ginagawa lagi ng mga sobrang yaman talaga, yung mga billionaires, ganun. So, isang example, ha? When billionaires talk about poverty, they talk about solutions, diba? Hindi nila diretsyong sinag-uusapan yung kahirapan. Ang pinag-uusapan nila, solusyon, anong solusyon doon sa kahirapan na yun, di ba? Lagi silang meron ganun, charity or what. Kasi instead of them thinking about poverty, iniisip nila ay solusyon. Ganun, yun, di ba? Isang example yun. Kaya ikaw, kunyari, for example ha, kung ano man yung mga ayaw mong mag-manifest sa buhay mo, kagaya nung, yan, kahirapan. Isang example lang. Example lang kasi, wala akong may example sa ngayon eh. Yan lang yung mapasok sa isip ko eh. So, isang example yan ha. Instead of you thinking na, ay, ang hirap ng buhay, ganyan, COVID or pandemic or what, dapat ang mindset mo is, ano kayang solusyon, di ba? Ano kayang solusyon para magkapera ako? Laging ganun, or kung isang example lang is, kung ano man yung hurdles mo sa buhay, ano? Pagka nagreklamo ka, once na nagumpisa ka magreklamo dun sa hurdles na yun, you're already feeding that hurdle in your life. Okay? So, instead of you na nagreklamo ka, eh, dapat, ang sinasabi mo sa sarili mo is, ano kaya ang solusyon, di ba? What is the solution to this concern or to this problem? Di ba mga mausay? Ganun dapat. Or, imbis na pag-chismisan nyo yung mga kapitbahay nyo na may hindi maganda nangyayari sa buhay nila, eh, dapat, ang bukang bibig mo ay mga magagandang bagay, di ba? Imbis sabihin mo na pangit yung ano ni ganito, dapat sabihin mo, ang ganda ng something. Kung ano man yung pwede mo mapure, dapat yun ang pinapansin mo, hindi ko ano yung negative, ano? Dapat ganun ka, kasi yun yung mangyayari sa buhay mo. Pag palagi kang positive, kung ano yung maganda, yun ang papansinin mo. Kung ano yung okay, yun ang papansinin mo. So, napaka-init. Hindi ko na nga pinapansin yung init, mga Moses, totoo lang yan. Kasi, kung papansinin ko pa yan, lalo lang akong mainitan, no? Diba, yun nga, yung kasabihan, diba? Kung ano yung pinapansin mo, lalo mangyayari sa'yo. So, it's the same thing. Ganun lang yun, mga Moses. Oh, siguro may mga tao hindi naniniwala dito na sasabihin bullshit to. Pero, pansinin nyo ah, kung ano yung sinasabi nyo, yun yung nagkakatotoo. Diba? Kung ano yung sinasabi mo, always. Parang, hindi pa ako, ewan ko ah, sa experience ko, definitely lagi, kung ano yung sinabi ko, yun yung nagkakatotoo. Minsan, hindi man yung eksaktong sinasabi ko, yun ang nangyayari. Pero, almost malapit na malapit dun. Okay? So, yan. Sana may apply nyo to sa araw-araw. Kasi, super powerful nito mga mausay. Okay? Minsan kahit, kung ano yung, kasi, tatandaan natin na, kung ano yung iniisip natin, tapos sinabi mo pa, mas lalong lalakas yung iniisip mo kasi sinasabi mo eh. Kaya, ngayon pala, sasabihin ko na alam ko magkakaroon tayo ng 100,000 subscribers ngayong 2022, ng May 2022. Hanggang next year ng May 2022, sigurado ako magkakaroon tayo ng 100,000 subs. I claim it, mga mausay. And I'll work for it. Tiwala lang, mga mausay. No? Keep on believing. Pray. Diba? So, thank you, mga mausay. Kita kasi ulit tayo. Bukas kasi pupunta kami ng Subic. So, papala rin sana tayo doon, no? Target ko is makahuli ng kahit anong predatory fish. Shore casting. Pero pwede rin mag-bait and wait, no? So, tara. Kita kasi ulit tayo.